What's good, everybody? It's your boy David again, and I'm back with another video for today. If you guys are new to my channel, make sure to subscribe to my YouTube channel, like the video, and comment down below. So today's reaction video will be of Miss Ian Constantino and Angeline Quinto. No, they performed Salamat and At Ang Hirap. Bakit ko to ire-react? Kasi nakita ko yung in-upload ni Miss Angeline Quinto sa kanyang Facebook page na At Ang Hirap. And ang caption doon, si Miss Yeng pala yung composer, and I was really shocked. Hindi ko alam na si Miss Yeng yung nag-compose ng At Ang Hirap. So the composer herself ay makakaduet ng ating Queen Angeline for this segment, no? So kumanta din ata si Miss Yeng dito ng Salamat, if I'm not mistaken. So talagang hinanap ko tong video dito sa YouTube. Nakita ko na siya ng konting-konti kasi I was really curious, pero hindi ko pa siya nakita ng buo, okay? So please do follow me on my Facebook page, David Lanias, and on Instagram, realdavid_29, for more vlogs and updates about my social media activities. So let's jump right into the video. Let's go! Grabe. Walang kupas yung boses. Kung ano yung unang boses na narinig ko sa kanya, the quality nung una siyang sumabak sa Pinoy Dream Academy, if I'm not mistaken. Now, after many years, ganun pa rin yung quality ng boses. Walang kupas. Very nostalgic kasi nung una itong na-release na kanta, high school pa lang ako eh. Walang kupas. Ito na ang pagkakataon. Guys, would you agree if I say na Miss Yeng will come down as one of the most iconic na mga singers dahil sa kanyang mga kanta at dahil sa kanyang boses? Would you agree? Sing. Galing. Key change to eh. Walang kupas. Grabe. Grabe.
Grabe. Alam nyo, wala akong nakitang struggle. She's still enjoying it and nasa peak pa talaga siya ng boses niya, man. Hindi ko ramdam yung nagsastruggle na siya kasi maraming artist na pag naedad na, no, pag matagal na siya sa industry, minsan nakakalimutan na nilang ano, i-maintain yung vocal quality nila, tapos nahihirapan na sila pag kinakanta na nila yung mga songs nila. Pero si Miss Yeng, sabi ko nga kanina, walang kupas, sobrang maintain ng boses. galing. Ito naman yung at ang hirap siguro, no? Ito na ata siguro yun. Ah, ito na nga. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. At ang hira, magpapangga pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung I really love this song, man. Ito ba sasabi ko, ang galing mo, Miss Yeng. Ang galing mo ng pag-compose mo nito. This is actually I just love this song. Like super. Ito yung newfound love ko na OPM song. Itong At Ang Hirap. Alam niyo ba, nung may gig kami nung last July sa Camiguin Island ng banda ko, may event kami doon. While we were traveling, nasa shuttle kami, no. Ito yung sound trip ko sa Spotify. Talagang ni-loudspeaker ko para marinig ng lahat. Tapos yung banda ko is pop rock, di ba? Ako pa yung drummer. Angas-angasan yung drummer. Tapos ito lang pala yung magpapakilig sa akin. Di ba? Paano ko ba sasabihin? Ooh, very Yeng. Ito. At ang hirap, magpapangga pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pamulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Nice. Kung sino pang nagmamahal, siya pang naiiwan. Ooh, sing. Nice. Gusto ko 'yun. Masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pamulat ng aking mata. Woo! I love this. Hala, ang ganda. What? Man, ang ganda. Ang ganda ng duet nila. Grabe. I love this. Ewan ko lang. Natitiri nga ako. Because the song itself, no, medyo emotional nga yung song. But the fact na the composer and the singer did a duet and it was an awesome blending. It was an awesome
chemistry, no, sa kanilang duet. I just felt like happiness as a musician myself. Yun yung naramdaman ko, kaya medyo teary-eyed ako. Ewan ko lang kung OA ba ako or hindi. Basta, I just felt the song and the passion for music sa kanilang dalawa. Yun siguro yung dahilan why I suddenly got teary-eyed. It was very good. It was not very good. It was awesome. Incredible. Nice. Good. Good job. So yeah, that's it. Hope you guys enjoyed that one. Peace out, everybody. Much love. Stay safe and God bless you all. Bye.